Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you. Wayne Mahal, lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Say praise the Lord po. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Muli ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Dakila ang mahal na Panginoon. Amen. Marapat lamang na siya'y sambahin natin, papurihan, itaas, itanghal, luwalhatiin. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po'y dumalangin muna sa ating mahal na Panginoon. Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan, kagandahang loob. Amang banal, kapiling ka namin lagi, mahal na Panginoon, sa aming pagsamba. Hindi mo po kami iniiwan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, hindi ka namin kayang bayaran, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, ang salitang salamat ay hindi sapat. Amang banal, hallelujah, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat sa aming mahal na pastor. Salamat sa kanyang mga panalangin, O Diyos. Hallelujah. Pinagpala mo ang aming mga buhay. Mahal na Panginoon, muli, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Gabayan mo kami at patnubayan sa iyong mga salita. Sa ganang akin, Ama, wala kong magagawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, sumaamin ka, mahal na Panginoon. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, kailangan ka namin sa mga sandaling ito at sama-sama namin sinasaway. In the name of Jesus, lahat ng uri ng hadlang, pag-aalinlangan, hallelujah, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon at mga minamahal. Bagong lahat, mga kapatid, nais kong ipaabot muna ang pinakamataas na pagpupuri po, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus sa umagang ito. And I give the whole honor and respect, may mahal, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang propeta ng dakilang Diyos sa kanyang beloved children, the whole Almeda family. At mga minamahal, patuloy natin inaalaala ating beloved Honorable Stan Pastor Linesel Almeda. Amen. At mga minamahal, sa lahat po ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral sa lugar na ito, mga kapatid, sa ating mga kapatiran, sa ating mga minamahal mga viewers here and abroad. Ngayon mahal, magandang umaga na po sa inyo lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Narito po tayo ngayon sa huling bahagi ng ating banal na pananambahan. Mga kapatid, ating mapakinggan ang kanyang mga buhay na salita. Matapos nating papurihan siya, itaas ang kanyang marilag na pangalan sa ating mga awitin. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid ko, ang pinaka number one music lover, walang iba kundi ang ating mabait na Diyos. Amen. Mga minamahal. Hallelujah. At mga kapatid, sa Bible, mga minamahal, ang pinakamahabang book of the Bible, mga kapatid ko, chapters of the Bible, Book of Psalms, 150 chapters, at ang book na yan, mga minamahal, the book of a hungering heart, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin niyan, mga minamahal ko. Yan, mga awitin ni King David, amen. Praise God, mga minamahal. At mga kapatid ko, hindi yan ang ating topic, mga minamahal. Ang ating topic, mga kapatid ko, ay nasa Luke chapter 11, verse 2 to 4, mga kapatid ko. Basahin natin, beloved brother Laser. From the book of Luke chapter 11, verses 2 to 4. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, beloved. Ayon sa mga Lucas 11:2-4. At sinabi niya sa kanila, pagkat kayo nagsisipanalangin, ngayon sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakainin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag kaming
ihatid sa tukso. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Hanguin natin ang ating pong title dito po sa chapter 2. Minamahal. Hallowed be God's name. Hallowed be God's name. Ibig sabihin, sambahin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Amen. Praise God. And He said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Mga kapatid ko. Say praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. After po nating tanggapin ang dakilang Diyos, matapos nating tanggapin ang mahal na Panginoon, maginmahal sa ating mga puso, papasukin siya sa ating puso at nabautismohan tayo sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, ang tawag po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ay Ama. Father. Amen. Sapagkat tayo po yung kanyang mga anak, mga kapatid. So bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, tinuturoan tayo, mga kapatid ko, inuutusan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magbigay tayo ng pinakamataas na pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallowed be thy name, mga minamahal. Lahat po ng panalangin na nais nating pakinggan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, nagsisimula po yan sa reverence. Lahat magsabing amen. Respeto. Paggalang. Amen. Sa ating dakilang Diyos. Respeto, paggalang sa propeta ng Diyos. Sa ating beloved parents in the Lord. Respeto at paggalang sa mga nagdadala ng salita ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, inuulit ko po, lahat ng panalangin po natin na gusto nating pakinggan tayo ng mahal na Panginoon, magsisimula yan sa reverence sa ating dakilang Diyos. Hindi po yung pag tayo po'y lumapit sa mahal na Panginoon Diyos, mas marami po yung listahan natin ng ating mga wants, mga minamahal, kesa sa ating pagpupuri. Amen? Mga minamahal, dati na pong tinuro ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, paano po yung tamang paglapit sa paana ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, meron pong tamang proseso, tamang paglapit, mga kapatid, para mahipo ang puso ng dakilang Diyos sa ating mga request, mga minamahal. Tingnan natin ang Psalms chapter 50. Verse 23, mga kapatid. At isunod natin ang Hebreo chapter 10, verse 36. From the book of Psalms chapter 50, verse 23, Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of God. Amen. Praise God. Saklat ng mga awit, Kapitulo 50, versikulo 23. Ang naghahandog ng haing pasalamat ay lumuluhati sa akin at sa kanya na nag-ayos ng kanyang pakikipag-usap, aking pakikita ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito mga minamahal ang nais ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang dakilang Diyos, siya po ang Diyos ng kaayusan, hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Amen. Praise the Lord. Makikita natin, mapapatunayan natin mga minamahal ko na ang mahal na Panginoon ay nasa atin kapag nagiging maayos yung ating paglilingkod sa Kanya. Amen ba? Hindi magulo. Amen. Ang diablo po ang author ng kaguluhan, mga kapatid ko. Amen. At habang inihanda natin, may mahal ang ating Hebreo chapter 10 verse 36, mga kapatid. Sabi ng nabasa natin dito, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, sabi ng dakilang Diyos. At sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Makikita mo rin, mga mahal, ng ang panalangin ng isang Kristiyano kung hindi tinutugunan ng dakilang Diyos, mga mahal, mula sa kanyang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Baka hindi ayos yung ating relasyon sa mahal na Panginoon. Kasi sinabi ng Bible eh. Amen ba?
Baka mga minamahal ko, mayroong gusto ang mahal na Panginoon na ipaayos sa atin, mga kapatid. Sapagkat ang dakilang Diyos naman, mga minamahal ko, nalulungkot nga siya kapag hindi niya naibibigay ang iyong gusto. Yung gusto natin. Nalulungkot ang dakilang Diyos, mga minamahal, kapag hindi naibibigay ng dakilang Diyos yung ating mga request. Totoo yan, mga minamahal ko. Sapagkat kung mababasa mo ang Biblia, mga kapatid, sabi nga ng idagdag ko lang, mga minamahal, 33 verse 3 ng Jeremiah, ako'y lumapit sa iyo, sabi niya, na may dakilang pag-ibig. Amen? Praise the Lord. Manalangin ka sa akin, sabi ng dakilang Diyos, ako'y makikinig sa iyo. Sabi niya, marami siyang mga talata sa Biblia. Kaya mga minamahal ko, reverence po sa harap ng dakilang Diyos, ito po ang susi. Susi po ito ng paglapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan po mga minamahal ang ating mga panalangin ay nagkakaroon po ng katugunan. Kapag naramdaman natin mga minamahal na ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon ay kumikilos po sa ating kalagitnaan, mga kapatid, dapat po ang lahat ng mga anak ng Diyos, itataas natin ang kamay, mga minamahal, tatayo tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko, iyuyuko natin ang ating mga ulo bilang respeto. Sapagkat yung panahon na iyan, kumikilos ang dakilang Diyos sa ating kalagitnaan. Hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya. Amen? Praise the Lord! Doon tutugon ang dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Nagsisimula po yung totoong panalangin sa dakilang Diyos, manginmahal, worship sa kanyang banal na pangalan. Amen. Sabi nga ng Hebreo 10:36, manginmahal, matapos natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, doon niya tayo tutugunin. Matapos natin gawin ang kanyang mga kalooban, doon siya tutugon sa ating mga panalangin. Kaya kung wala tayong ginagawa, manginmahal, sa ating mahal na Panginoon, hinding-hindi tayo pakikinggan. Amen? Tingnan po natin. Hebreo chapter 10, verse 36. From the book of Hebrews chapter 10, verse 36. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Amen. Praise God. Ayon sa Hebreo 10:36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Pagkatapos niyong gawin ang kalooban ng Diyos, tatanggap kayo ng pangako. Nakikinig po ba kayo? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yan palagi ang naririnig natin, mga minamahal, sa ating beloved parents in the Lord sa kanilang pangangaral ng salita ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. After you have done the will of God, mga minamahal, makikinig ang dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Amen. Amen. Praise God. Bigyan ko kayo ng sample, mga minamahal. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Mga kapatid, kung tayo po, mga minamahal, isang bagay kasing, isang pribilehiyo, isang bagay na napakalaking pribilehiyo, mga minamahal, yung makapasok tayo sa Malacañang Palace. At yung tayo po, mga kapatid ko, ay makaharap sa ating presidente ng Pilipinas. Amen ba? Kasi kung tayo po'y haharap sa ating presidente ng Pilipinas, mga minamahal, proud ka. At hindi mo malaman, mga kapatid, kung anong ipapakita mong respeto sa presidente ng ating bansa, mga kapatid, sapagkat nasa harap kanya. Amen ba? Praise the Lord! At yun po'y ipagmamalaki na natin, mga minamahal. Ako'y nakarating ng Malacañang, may mga picture pa tayo, mga kapatid ko. Dahil proud tayo. Dahil sa tayo po'y nakalapit, nakausap natin ang ating presidente ng Pilipinas, mga minamahal. Pero alam po ninyo, mga kapatid, hindi po yun maihahambing sa pribilehiyong makausap po ang dakilang Diyos natin. Amen? Wala po, mga minamahal, maihahambing doon sa ang anak ng Diyos ay uutusan ng mahal na Panginoon, lumapit sa kanyang presensya, mga minamahal. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At bawat hingin po natin sa ating dakilang Diyos, ibinibigay ng ating mahal na Panginoon.
Amen. Mga minamahal ko, wala nang hihigit dyan. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y kapwa natin, tao lang, mga minamahal, haharap po tayo, tayo po'y nanliliit sa kanilang harapan. Mga kapatid, how much more sa ating dakilang Diyos na buhay? Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kaya niyang pakilusin, mga kapatid ko, ang buong hukbo ng kalangitan, ang laksa-laksang anghel sa kalangitan, maging lahat po ng mga bagay sa mundo, mga minamahal ko, sa isang iglap po ay kaya niyang pakilusin yan sa iyong panalangin, mga minamahal. Gagawin niya yun. Gagawin niya. Amen. Praise the Lord. So what does hallowed mean, mga kapatid? Ano bang meaning ng hallowed, mga minamahal? Ang ibig sabihin nito, may your name be kept holy. Yan ang hallowed. Hallowed is holy. Lahat magsabing amen? Alam po ba ninyo, mga minamahal, sa harap ng dakilang Diyos natin, sa mata ng mahal na Panginoon, yung ating mga pananampalatayang taglay ngayon, yan po ay ang tingin ng dakilang Diyos dyan ay holy. Amen? Our faith is a holy faith. Jude chapter 1, verse 20. Aklat ni Judas, kapitulo 1, talatang 20. From the book of Jude, chapter 1, verse 20. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Right, amen. Sa aklat ng Judas, kapitulo 1, verse 20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Hallelujah. Na manalangin sa Espiritu Santo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Building up yourselves on your most holy faith. Tingnan nyo. Amen? Praying in the Holy Ghost, mga kapatid. Napakasagrado pala ng pananampalataya natin. Amen ba? Kahit po, mga minamahal, yung ating syudad na pupuntahan, yung kalangitan, mga minamahal, yung paraiso ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ang sabi ng Bible, mga minamahal ko, ang tawag doon ay the Holy City. Amen. New Jerusalem, the Holy City. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya lahat, mga minamahal, banal sa harap ng mahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, dapat sa ating pagsamba, mga kapatid, ariin natin, kilalanin natin siya, mga minamahal, mga kapatid ko, recognize po natin ng ating sinasamba. Siya po ang Holy of Holy. Amen po. The King of Kings and Lord of Lords, mga minamahal. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Amen. He is the author and the finisher of our faith, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Siya, mga minamahal, ang nagbigay sa atin ng hininga nung tayo isilang sa mundong ito. Siya rin po ang magtatapos ng ating buhay. Amen. Kaya marapat, mga minamahal, ibigay natin sa dakilang Diyos ang pinakamataas na pagsamba. Hallelujah. Dahil sa harap ng dakilang Diyos ngayon, sa trono niya, mga minamahal ko ngayon, ang sabi po ng Isaiah chapter 6 verse 3, worship around the throne of God, declare, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Mga kapatid, tingnan niyo, basahin natin. Beloved Brother Laser, Isaiah chapter 6 verse 3. From the book of Isaiah chapter 6 verse 3. And one cried unto another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Oh, glory to God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tagalog. Ayon sa Isaiah 6:3. At nagsigawang isa-isa at nagsabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian, mga minamahal. Hallelujah. Banal, banal, banal ang mahal na Panginoon. Ang Panginoon ng mga hukbo, mga kapatid. At ang buong lupa, the whole earth,
is full of His glory, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ganito dapat nating, mga minamahal ko, ganito dapat nating puso sa harap ng mahal na Panginoon. Levitico chapter 20, verse 26. And ye shall be holy unto me. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. From the book of Leviticus chapter 20, verse 26. And ye shall be holy unto me, for I, the Lord, am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine. Amen. That you should be mine. Mahin mahal. Tingnan natin. Sa aklat ng Leviticus, Levitico, versikulo 20, kapitulo 20, versikulo 26. At kayo'y magpakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Ibinukod ko kayo, sabi ng dakilang Diyos. Isolated. Binukod ko kayo, mga anak, sapagkat kayo'y sa akin. Amen. Nakikinig kayo, mga mahal? Hallelujah. Magpakabanal kayo para sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Sapagkat ako'y banal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal. Kaya mga kapatid, sa ating mga paglilingkod, mga minamahal, kinakailangan po mula sa ating mga awitin, mula ulo hanggang paa, mga minamahal, dapat nandun po yung ating pagsamba, mga kapatid ko. Amen. Mga minamahal, hindi po yung tayo sumasamba, minamahal, nandito tayo sa chapel, pero ang puso natin wala dito. Ang isip natin wala dito. Amen ba? Dapat po buo, mga minamahal ko. So we reverence God through our praise, mga kapatid. Sabi po ng Deuteronomy, ay mahal, chapter 32, verse 3 and 4, mga kapatid ko. Tingnan nyo. From the book of Deuteronomy, chapter 32, verses 3 to 4. Because I will publish the name of the Lord, ascribe ye greatness unto our God. He is the rock. His work is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Deuteronomy 32:3-4. Sapagkat aking iahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kaniyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat, walang kasamaan, matuwid at banal siya. Hallelujah! Isang Diyos na tapat. Lahat magsabing praise the Lord. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan sa Kanya. Matuwid siya, banal siya, mga minamahal. Hallelujah! Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain niyo ang ating Diyos. Tingnan niyo, mga minamahal. Dakilain niyo ang ating Diyos. Sabi niya rito, mga kapatid. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal. Kaysa pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin, hindi siya nagkamali. Pagka ikaw po'y pinadaan ng dakilang Diyos sa mga pagsubok ngayon, hindi siya nagkakamali ng desisyon. Amen. Plano niya, plano niya. Amen ba? At ang plano niya ay maganda para sa ating lahat. Magsabing amen, mga mahal? Hallelujah. He's the rock. His work is perfect. Ang gawa niya, perpekto. Amen ba? Ang plano niya, perpekto. Kaya wala nang anak ng Diyos, mga mahal, na magtatanong bakit. Wala nang anak ng Diyos, mga kapatid, magtatanong bakit, bakit po ako ganito, bakit? Bakit pinahintulot mo ito, mahal na Panginoon? Wala na po. Perpekto lagi ang gawa ng Diyos. Amen? Ano man ang gawin niya sa ating buhay, mga minamahal ko, siya ang masusunod. Hindi na po tayo. Amen po ba? At ang dulo niyan para sa ating kabutihan. Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga talatang ating nabasa, mga kapatid, makikilala natin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Hindi siya maliit na Diyos. Amen? Mas malaki ang Diyos mong pinaglilingkuran kaysa problema mong kinakaharap ngayon.
Amen? Hallelujah. Mga minamahal, kung meron tayong problema ngayon, mga kapatid ko, na hindi mo alam ang solusyon ng iyong problema, mga minamahal, maniwala ka, merong 10,000 na pamamaraan ng Diyos sa problema mong nag-iisa. Amen ba? Hindi na uubusan ang dakilang Diyos ng paraan, mga minamahal. Hallelujah. Ganyan ang mahal ang Panginoon natin, mga kapatid. So, we honor God with the clapping of our hands. Dapat, yung ating mga kamay, mga inmahal, sa mahal ang Panginoon lang to. Amen? Huwag natin gagamitin ito sa kasamaan. Amen ba? Hallelujah. Mga inmahal, nilikha ng dakilang Diyos ang ating mga kamay para pumalakpak sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. May mga tao, mga minamahal, gustong pumalakpak pero walang mga kamay. Amen. Gustong mga minamahal yung pagsamba na buong lakas, mga kapatid ko. Pero hindi po makalakad. Hindi makapalakpak, mga minamahal. Amen. Pero tayo kumpleto ang ating katawan, mga kapatid. Hallelujah. E pag sinabi, mga minamahal, palakpakan ang mahal na Panginoon, lahat ng anak ng Diyos, mga inmahal, napakasimple ng hinihingi ng dakilang Diyos. Palakpakan lamang natin ang kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Mga minamahal, tuwan-tuwa na ang mahal na Panginoon diyan, mga kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, huwag maging mabigat ang katawan natin, ang mga kamay natin sa pagpalakpak sa mahal na Panginoon. Huwag maging mahina yung ating mga patinig, mga minamahal, sa pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng Psalms 47 verse 1, alam nating lahat ng talatang ito, clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph, mga minamahal. Hallelujah. Inutos ng dakilang Diyos yan, mga kapatid. Itataas natin siya, itatanghal natin siya, mga minamahal, sa paraang ipapalakpak natin ang mga kamay natin. Amen. Psalms 145, ating beloved brother Laser. 145 verse 1 to 3, mga minamahal. From the book of Psalms, chapter 145, verses 1 to 3. I will exalt thee, my God, yes, O Lord. King, and I will bless thy name forever and ever. Yes. Every day will I bless thee, Hallelujah. And I will praise thy name forever and ever. Mm. Great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Amen. Hallelujah. His greatness is unsearchable, mga minamahal. I will exalt thee, O God. Itataas kita, O Diyos, mahal na Panginoon. Alam niyo, mahal, kapag ka nananalangin ka sa umaga bago ka pumasok sa trabaho, pwede niyong iusal ito. Pwede niyo pong banggitin ito sa inyong mga labi, mga mahal, habang nagpapasalamat ka. O Lord God, I will exalt thy holy name. Amen. Tuwan-tuwa ang mahal na Panginoon, mga mahal. Tagalog po, mga kapatid. Sa aklat ng mga awit, kapitulo 145, versikulo 1 hanggang 3. Ibubunyi kita, Diyos ko, O Hari, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan paman. Araw-araw ay pupurihin kita, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan paman. Amen. Dakila ang Panginoon at marapat na purihin, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayod. Ang kanyang kadakilaan ay hindi masayod, mga minamahal ko. Every day, pakinig po kayo, mga minamahal. Every day, will I bless thee, O God. And I will praise thy name forever and ever and ever. Amen. Pupurihin kita araw-araw, mahal na Panginoon. Kung talagang, mga minamahal, nasa ating puso yung reverence, yung respeto, mga minamahal, yung pagpapahalaga sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ito ang hinihingi ng dakilang Diyos sa atin. O Lord, itataas ko ang pangalan mo araw-araw. I will exalt thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day, I will praise thee. Amen? Praise the Lord.
Hallelujah. Kaya minsan mga minamahal, mga anak ng Diyos, hindi po inaalis ng mahal na Panginoon sa mga problema, sa mga kahirapan, sa mga trials minsan. Bakit? Kasi doon ka umiinit. Doon ka kasi nagiging mainit sa mahal na Panginoon. Kapag meron tayong pagpapala, masagana tayo mga minamahal, minsan nakakalimutan natin ang mahal na Panginoon. Amen po ba? Minsan nakakalimutan nating manalangin, manginmahal. Kaya mga kapatid, kapag naman meron tayong problema, hinahanap mo siya. Mga minamahal, kinasasabikan mo siya. Kaya anong ginagawa ng dakilang Diyos, mga kapatid? Pinananatili ka, mga minamahal, sa problema para manatili kang mainit sa Kanya. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal ang Panginoon. So, bukod sa palakpak, mga minamahal, we honor God with the lifting up, mga minamahal, sa ating mga kamay. Sabi ng Bible 63 verse 4 ng Psalms, thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Amen. Habang ako'y nabubuhay, O Diyos, mahal na Panginoon, pupurihin kita. Ganun ba ang mga anak ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade? Amen? Hallelujah. Ano pa sinasabi mga minamahal ng Psalms 134 verse 2 and 3? Pagsundurin po natin ito. Psalms 63 verse 4 at isunod muna, beloved brother Laser, yung Psalms 134 verse 2 and 3. Mungin ba? From the book of Psalms, chapter 63, verse 4. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Yes, Lord. From the book of Psalms, chapter 134, verses 2 to 3. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord that made heaven and earth, bless thee out of Zion. Amen. Glory to God. Tagalog, mga minamahal. Ayon sa mga awit, 63, versikulo 4. Sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Amen. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Mga awit, 1, 3, 4. Verse 2 and 3. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuario. Amen. At purihin ninyo ang Panginoon. Yes, Lord. Pagpalain kanawa ng Panginoon mula sa Sion sa mga tuwid bagay niyong gumawa ng langit at lupa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Itaas ninyo ang inyong mga kamay, sabi ng dakilang Diyos, may mahal. Sabi ng ating nabasang talata, itaas ninyo ang inyong mga kamay sa sanktuwaryo. Amen. Purihin natin ang mahal na Panginoon, the Lord that made heaven and earth. Sa dakilang Diyos, mangin mahal na lumikha ng langit at ng lupa. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang nabasa ko sa Bible, ang isang bansa, mga minamahal ko, sa harap ng dakilang Diyos, ay kasing laki lang yan ng isang patak na tubig sa timba. Sabi ng Psalms. Isang patak na tubig sa timba, mga minamahal, ganito lang kaliit yon, isang bansa. So nasaan ka na ron? Hindi ka na makita, mga minamahal. Hindi po ba? Ganun tayo, kawalang kabuluhan sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi tayo dapat bigyang pansin ng dakilang Diyos. Dahil mas maliit pa tayo sa alipato. Mas maliit pa tayo sa alikabok, mga mahal, kung tutuusin. Kaya hindi ka na makita. Pero sabi ng Bible, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos ng mahal na Panginoon. Amen! Give praise the Lord! Mga mahal, binibigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos ng mahal na Panginoon. Kung tayo po'y tatalima sa Kanya. Kung tayo po'y sasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Praise God. Kaya ang utos ng dakilang Diyos sa atin, mga minamahal, ano yun?
1 Timothy chapter 2 verse 8, sabi ng Bible, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Lahat ng anak ng Diyos, itaas ninyo ang inyong mga kamay sa mahal na Panginoon, sabi rito, nang walang galit at pakikipagtalo. Amen. Dapat sa pagtaas ng ating mga kamay, mga minamahal, malinis ang ating mga puso. Wala tayong kaaway. Wala tayong kagalit. Amen. Wala tayong katampuhan dahil tinataas natin ang kamay natin sa Creator natin. Amen. Sa lumikha ng langit, lupa at ng dagat. Say praise the Lord, mga kapatid ko. We honor the name of God with a shout, sabi ng Bible. Hallelujah. Amen. Kapag sinabi ng preacher, mga inmahal, lahat magsabing praise the Lord, pwede kang sumigaw. Walang pipigil sa iyo dito. Amen ba? Wala tayo sa foreign country. Wala tayo, mga minamahal, sa bansang bawal ang Biblia. Bawal ang sumigaw. Malaya ang ating bansa. Amen? Praise God. Ang sarap, mga minamahal, sumigaw sa kaputihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Naalala niyo ba, mga kapatid ko, ang Jericho, mga kapatid? Nung yan po ay gumuho, mga minamahal ko, at walang sandatang ginapit ang Israel, kundi pagpupuri lamang at pagsigaw. Amen? Joshua chapter 6 verse 20. Tingnan natin, mga minamahal, ang talatang ito. From the book of Joshua, chapter 6, verse 20. So the people shouted when the priests blew with the trumpets. And it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. Yes. So that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Praise the Lord! Joshua and the people gave a mighty shout. Mighty shout. The wall of Jericho fell down flat. Ang wall of Jericho, sabi po, mga inmahal ng mga mananaliksik, mga kapatid ko, ng Bible. Ang wall of Jericho ay, ang kapal niyan, 7 karwahe. Ang kapal. At napakataas, mga inmahal, ng Jericho. Nakita ang Israel, mga inmahal, umiikot lang sila, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kalaban nila ang Jericho. Yun ang instruction ni Joshua. Pag-ikot nyo 7 beses, huwag kayong maingay. Amen. Ika-7 beses na inyong pag-ikot, saka kayo sumigaw ng sabay-sabay. Victory in the name of the Lord. Amen. Mga minamahal, bakit hindi sila pinapasigaw sa kanilang pag-ikot, mga minamahal, 6 na beses? Shhh, huwag kayong maingay. Umikot lang kayo. Unang ikot, 1 araw. Kinabukasan, ikot ulit kayo, 1 araw. 1 ikot. Kinabukasan, ikot ulit kayo. Mga minamahal, sabi ni Joshua, huwag kayong maingay. Alam niyo kung bakit hindi pinag-iingay ang Israel nung araw na yon, mga kapatid? Para hindi sila mag-doubt. Kasi nga naman, kapag sila po'y umiikot, mga minamahal, nandun ang kwentuhan nila. Baka hindi totoo yung sinabi ni Joshua. Baka naman, magbibigo tayo dito. Di ba? Kaya sabi ni Joshua, huwag kayong maingay. Ang gawin niyo, hintayin niyo ang hudyat ko. Ika-7 beses na pag-ikot, sabay-sabay kayo, sumigaw. Amin ang tagumpay, in the name of the Lord. Amen. So Joshua and the people gave a mighty shout. The wall of Jericho fell down flat. Alam niyo, mga kapatid, naguho ang Jericho, ano po? Pag-aralan mo, mga minamahal, nasa baba ang Israel. Paano ang pagguhong ginawa ng dakilang Diyos sa Jericho? Nabuwal ba? Kung nabuwal yon, mga minamahal,
matatabunan ng Israel. Hindi po ba? Alam niyo yung ginawa? Dinikdik ng angel ng mahal na Panginoon ng Jericho. Mga minamahal, yan ang ginawa ng angel ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil sa sigaw. Sabi ng Psalms 47 verse 1, clap your hands all ye people and shout unto God with the voice of triumph. Sumigaw kayo sa pagtatagumpay. Amen. Kaya habang tayo nagpupuri, mga mahal dito, mga kapatid ko, alam niyo ba kung bakit tayo nagpupuri ng 2 hours bago natin mapakinggan ang mga patotoo? Bago natin mapakinggan, mga minamahal ko, mga awiting makalangit at tayo po'y makarinding ng Word of God? Nagpupuri muna tayo ang tinuro ng ating beloved parents in the Lord ng 2 hours. Bakit? Kasi ang pagpupuri ng mahaba, pagpalayas ng demonyo yan. Sa unang bahagi ng gawain natin, magpuri tayo mahaba para yung mga hindrances, yung mga evil forces, mga mahal, ma-drive out yan. Para na sa ganun, mga kapatid ko, wala nang hadlang yung mga prayers natin, mga request natin, diretso sa langit, mga mahal. Kaya kumikilos ang presence ng mahal na Panginoon eh. Kaya mga minamahal, yung presence ng dakilang Diyos mula sa kanyang trono, ibinababa niya sa ating kalagitnaan, kumikilos siya eh. Bakit? Tama yung ating pagsamba. Amen? Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi katulad mga minamahal ng ating mga pinanggalingan noon, 2-3 kanta lang, tapos mga minamahal, magpipreach na yung preacher, ang preaching minamahal, 2 oras, puro forma lang, puro salita, minamahal, ni galis, hindi gagaling sa prayer. Amen? Pero minamahal, dito iba pala. Iba dito. Mahabang pagpupuri pala, minamahal, puri ng puri. Amen? Minamahal, darating nga eh, may sakit, darating dito, minamahal, puri pa lang, pinapawisa na, pinapagaling na. Ganyan pala ang power niyan. Amen ba? Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Eh makikita mo, mga minamahal, sa isang Kristiyano, yung marespeto sa dakilang Diyos. Mga minamahal, kung ano yung mga lumalabas sa kanyang bibig araw-araw. Kapag araw-araw siyang nagpupuri, nagluluwalhati, araw-araw, mga minamahal ko, iniingatan niya yung kanyang labi, yung kanyang bibig. Mga minamahal, matalinong tao yan. Amen? Wala siyang gusto, wala siyang nais, wala siyang gagawin, minamahal, puro for the glory of God. Yung kanyang binabangkit araw-araw, matalinong tao yan. Amen ba? So why reverence God? Alam niyo, napakaliit po ng tingin ng dakilang Diyos sa Kristiyano kung hindi mo kayang luwalhatiin ang mahal na Panginoon sa iyong mga pananalita araw-araw. Amen ba? Tandaan po natin yun, ang Israel po ay iniligaw ng dakilang Diyos sa wilderness. Bagaman kasakasama sila, mga minamahal ng congregation, kasakasama sila sa mga blessings, kasama sila, mga minamahal, sa mga miracles, kasama sila ni Moses. Pero sabi ng Bible, mga minamahal, yung mga galing ng Egypt, hindi sila pinarating sa promised land. Ikot lang sila ng ikot sa disyerto. Hindi sila umaalis dun. Iniligaw sila ng mahal na Panginoon. Amen ba? Bakit, mga minamahal? Nakalimutan nilang luwalhatiin ang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya si Moses, mga minamahal, nung ang Israel ay uhaw na uhaw sa gitna ng disyerto, sabi ng dakilang Diyos kay Moses, Moses, kausapin mo ang bato. Bubulwak ang masagana ng tubig. Pero mainit ang ulo ni Moses. Sa init ng ulo ni Moses, mga minamahal, yung utos ng mahal na Panginoon na hindi niya iningatan. Ang utos ng dakilang Diyos, hindi niya nirespeto. Hindi niya iningatan bawat detalye ng salita ng mahal na Panginoon sa kanya, mga kapatid. Anong ginawa ni Moses? Pinalo niya yung bato. At sa pagkapalo niya sa bato, mga minamahal, bumulwak yung masaganang tubig, mga kapatid. Bumulwak yung masaganang tubig, mga minamahal, nakuha po ng milyong-milyong Israel yung masaganang tubig na kainom po sila.
Pero ito po ang nangyari. Hindi po nila nakita yung majesty ng dakilang Diyos. Hindi nila nakita yung kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Tanggap sila ng tanggap ng blessing, hindi nila binabalik sa Diyos ang kaluwalhatian. Hindi nila binibigay sa dakilang Diyos ang karangalan. Amen. Kaya nagkalit ang Diyos kay Moses. Kaya nung sabi mo, mahal, what was Moses' judgment? Numbers chapter 20 verse 12. Basahin natin. From the book of Numbers chapter 20 verse 12. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Yes. Therefore ye shall not bring his congregation into the land which I have given them. Amen. Hallelujah. Tagalog po. Ayong sa mga bilang 6, 12. At itinalaga niya sa Panginoon. 12. At itatalaga niya sa Panginoon. Excuse. Numbers chapter 20, verse 12. Bilang 20, versikulo 12. At sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel. Amen. Kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Nung paluin ni Moses ang bato, nakita ng dakilang Diyos kay Moses yung kanyang kalapastanganan sa Diyos. Because you do not believe me. Sabi ng dakilang Diyos kay Moses, you do not believe me to hallow me in the eyes of the children of Israel. You do not hallow me in the eyes of the children of Israel. Therefore, sabi ng mahal na Panginoon, you shall not bring the assembly into the land, the promised land. Hindi mo pinakita, Moses, ang aking kaluwalhatian sa harap ng Israel. Hindi mo ako ginalang sa harap ng Israel. Hindi mo ako nirespeto sa harap ng Israel. Kaya mula sa araw na ito, hindi ka makakarating sa promised land. And Moses profaned God's name. Nilapastangan ni Moses yung pangalan ng dakilang Diyos. And he failed to reach his destiny, mga minamahal. Amen. Grabe, mga kapatid, ang dakilang Diyos. Pag hindi mo pala binigay sa mahal na Panginoon yung pinakamataas na luwalhati, mga minamahal ko, majesty, mga minamahal, nagagalit siya. Nabigo siya, mga minamahal, na hindi po naabot ang promised land. Yung propane kasi, mga minamahal, walang pakundangan, ibig sabihin. Walang galang, walang kabanalan, mga minamahal. Hindi niya ipinakilala ang kabanalan ng dakilang Diyos sa harap ng Israel. Kaya nagalit ang mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya sa atin, mga minamahal, ngayon, ang sino raw ang magmakahiya sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa tao, mga kapatid, ikakahiya tayo ng dakilang Diyos sa kanyang kaharian. Amen. Praise God. God's name must always be reverence, mga kapatid. Reverence is the mark of our character before God. Amen po. Sign yan ng pagiging masunurin natin sa ating mahal na Panginoon. Yung ating respeto, yung ating paggalang. Amen. At mga minamahal, yung tao na nakikita natin, hindi natin kayang igalang, how much more yung Diyos na hindi natin nakikita. Hindi ako naniniwalang kaya nating igalang. Amen. Mga minamahal, kaya sa ating balalagawain, mga kapatid, huwag kalilimutan, ano man ang ating abutin sa buhay, mga minamahal, mayroong tao ng Diyos, may propeta ng Diyos na nananalangin sa ating likuran. Kaya natin, mga minamahal, naabot yung ating gusto sa buhay. Amen?
Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Magtatapos po tayo, mga kapatid ko, sa mga talatang ito, mga minamahal. Luke chapter 7, verse 36. 37. No. Luke chapter 7, verse 37 hanggang 38. At itatalo natin sa 47 and 48. Mga minamahal. 37 lang tayo muna. Start. From the book of Luke, chapter 7, verses 37 to 38 and 47 to 48. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. 47. Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven. Amen. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. Yes. And he said unto her, thy sins are forgiven. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Tagalog po, minuhal beloved brother Tony. Banda po ang ating, Lucas, handa po ang ating mga instrumentalism, minmahal. Awit po tayo. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 7, versikulo 37 hanggang 38 at 47 hanggang 48. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang na pagkain sa bahay ng Fariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng engwinto at nakateo sa likuran ng kanyang mga paanan at tumangis at pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa at ang mga ito ay kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo at hinagka ng kanyang mga paa at pinapahiran ng ungwinto sa 47-48. Kaya nga sinabi ko sa inyo, pinatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ang umibig ng malaki datapwat sa pinapatawad ng konti ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi sa kanya na babae, pinatawad ang iyong mga kasalanan. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Bago tayo umawit sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, ito pong babaeng ito, mga minamahal, ang siyang nagpakita, mga kapatid, ng marubrub, may mahal na pagrespeto at paggalang sa harap ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya naman ang patutuo ng babaeng ito, mga minamahal, ay sabi ng dakilang Diyos, ang ginawa ng babaeng ito ay ihahayag yan, mga minamahal ko, sa lahat ng bansa, mga kapatid. Bakit po, mga minamahal? Yung kanyang pag-respect sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, siya po isang harlot, minamahal. Pero lahat po ng ginamit niya sa kasalanan nung siya lumapit sa dakilang Diyos ay ginamit niya sa pagluluwalhati sa mahal na Panginoon. Yung kanyang magandang buhok, mga minamahal, ginawa niyang trapo. Ginawa niyang basahan, mga kapatid, pinunas sa paa ng mahal na Panginoon. Yung kanyang mga labi, mga minamahal, wala siyang tigil na paghalik sa paa ng dakilang Diyos. Amen po ba? At yung kanyang pabango, mga minamahal, ibinuhos niyang lahat yon sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko. Ano sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanya, mga kapatid? Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal, thy sins are forgiven. Amen. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, ang umiibig ng malaki, mga minamahal, malaki yung pinatawad na kasalanan sa kanya. Amen. Ang pinatawad ng konti, kaunti ang pag-ibig sa dakilang Diyos niyan. Amen ba? Kaya mga minamahal, kung meron man kayo nakikita, mga kapatid ko, na mananampalatayang hindi po naabot, mga minamahal, ang tamang pagsamba sa dakilang Diyos, mga kapatid, patuloy nating ipanalangin sila. Amen? Na mga minamahal, maabot po nila, mga kapatid, bago babalik ang mahal na Panginoon natin. Maabot po nating lahat, mga minamahal, ang pagsambang hinihingi ng dakilang Diyos sa ating lahat. Amen po? Kaya yung aking napakinggan kanina, mga minamahal, na patutuo ng sabi ron ay, mahal na Panginoon, paminsan-minsan na lang ako dadalo. Mahal na Panginoon, tuwing linggo na lang ako dadalo. Hindi na ako dadalo, mga minamahal. Mag-pray tayo ng husto, mga kapatid. Hindi yan, mga minamahal, ang nais ng mahal na Panginoon sa atin. Napakaraming pagpapalang natanggap natin sa mahal na Panginoon.
Amen po ba? Yung kaligtasan lang, mga minamahal ko. Yung langit at buhay na walang hanggan. Yung isulat ng dakilang Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Yung mapabilang ka lang sa True Church of the Living God, mga minamahal. Napakalaking pagpapala at pribilehiyo yan, mga kapatid. Amen! Kaya mga minamahal, itulad natin ang kaligtasan natin sa isang taong nakakita ng yinto na kayamanan sa lupa ng may lupa. Ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian, mabili lang yung lupang yon na may ginto. Yan ang sabi mga inmahal ng balala kasulatan. Amen ba? Ganun daw. Kapag nasumpungan natin, nakita natin ang kaligtasan, dito natin nadama ang presensya ng mahal na Panginoon. Mga inmahal, kulang pa ang 3 times a week. Kulang pa, mga minamahal, yung ating 3 beses na pagsamba, mga kapatid ko. Amen. Sa lahat ng hindi nagpapahalaga, mga kapatid, sa pagsamba, basahin niyo ang Bible. Basahin niyo ang Hebrew chapter 10, mga mahal, patungkol sa pagsamba yan. Ang pagliban, pag-absent ng sinasadya, naghihintay ang impyerno sa iyo, mga mahal. Yan ang sabi ng malapastor. Ang sabi ng Hebrew chapter 10, verse 25, 26 and 27, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon ng mga banal, yamang nalalaman nating nalalapit ng araw ng pagbabalik ng mga Panginoon. Huwag nating gayahin ang iba, sabi ng 25. Pagdating sa 26, mga mahal, kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang haing natitira pa. 10:27 ng Hebreo, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom na lalamon sa mga kaaway. Anong ibig sabihin nun? Pag sinadya nating mag-absent, impyerno ang naghihintay. Amen? Say praise the Lord. Palakpakan natin ang masiglang dakilang Diyos natin, mga inmahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Awitan natin ang dakilang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Jesus, I love you. Mga inmahal, awitin natin. Napakagandang awitin ito. So much, Jesus. Because I've been so faithful, and because I've been so good, you've always been there for me to provide my every need. Yes, Lord. You're there when I was lonely. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Because you can. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you can. Couldn't imagine if you weren't there. I
I love you, Lord. And it was you who made my life complete. Yes, my Lord. You are to me my everything, and that's why I sing. Jesus, I love you. Mula sa puso. Because you care. Buksan natin ang ating puso. If you were a dead. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hallelujah. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. I love you because you care. I couldn't imagine if you weren't there. I couldn't imagine.
Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Because you care. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sa ating pong pagiging anak ng Diyos, ginawa po ba natin, ginawa na po ba natin, kapag tayo na nalangin, inuusal mo, mangin mahalang awiting ito, Jesus, I love you, nang paulit-ulit. Yung nag-iisa ka lang sa madaling araw, sa iyong devotion, subukan mo, mga minamahal, iusal mo itong paulit-ulit. Heart-to-heart talk, kayo ng mahal ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, Jesus, I love you. 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 I love you, Jesus. I love you.
is Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, Lord. I love you so much. I love you, Jesus. I love you because you care. You don't imagine we weren't there. Jesus, I love you because you care. You don't imagine. Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine if you were there. Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine. Jesus, I love you. Jesus, you care. I couldn't imagine if you were there. Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine if you were there. Salamat na kailan, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal, Panginoon. O Christ, the words of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, great is the Lord and greatly to be praised. Hallelujah, His greatness is unsearchable. Hallelujah. Maraming salamat na kailan, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga panalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo po yung patuloy na magsusumama sa ating na kailan, Diyos. Ano man ating katayuan sa ating buhay, lahat po yan, hallelujah. Dahil sa dakilang biyat habag ng ating pinakamahal, Panginoon. Ano man ating naabot sa mga pagkakataong ito, lahat po yan. Dahil sa biyat habag ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Wala pa tayong pagmamalaki sa ating pinakamahal, Panginoon. Bagkos patuloy na naman po natin papurihan, dadakilahin, hallelujah. Makita ang kalwatian ng ating dakilang Diyos sa ating pamumuhay. Hallelujah, tayo po yung sumamo sa ating pinakamahal, Panginoon. Upunagin at mapagpala naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa mga kapareng pangalan mo po aming pinakamahala, Panginoong Isus. Maraming, 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 maraming salamat, mahala, Panginoon. Hallelujah. Sa inakilang pag-ibig, dakilang Diyos. Maraming, maraming salamat sa dakilang pribliyo pong ito, mahala, Panginoon, na kami po ay maging tunay mo pong anak. Maraming maraming salamat, inibig niyo po kami. Maraming maraming salamat, patuloy niyo po kami tinutulungan, iniingatan, dakilang Diyos. Maraming maraming salamat sa tunay na pastor, pinakalob sa amin, sa mahabang buhay at kalakasan ng aming ulan-mulo pastor sa Dalmida, sa mga pangaral po na imalas na ang pastor sa Dalmida, sa kanilang mga beloved children, kailang buong pamilya, O God.
Maraming salamat sa mga tapat mong mga aral, mga gawas, ibnalagawain. Maraming salamat sa patuloy pagliligtas, dakilan Diyos. Laot igit, maraming salamat sa inakilang pag-ibig sa batis amin, sa kapatawaran na yung mga kasalanan, sa buhay na hanggan, sa impilidyan sa kalangitan. Malaming Panginoon, patuloy pa kami nagsusumamo sa iyo. Patuloy pa namin sama-sama pinaabot sa iyo, mahal Panginoon. Patuloy niyo kami kahabagahan, patuloy niyo kami ingatan, tulungan, mahal Panginoon. Maging kalugod-lugod, karapat-dapat handa sa iyong pagbabalik. Patawad-patawad sa lahat-lahat para yung mga pagkukulang pagkakamali. Mahal Panginoon, tulungan niyong both is amin. We are nothing without thee, O God. Kailangan ka namin, dakilan Diyos, sa mga parang pangalan ni Jesus, lahat po magsabing amen. Hallelujah. At sa ating mga pangilangan, hallelujah. Ipatong po natin ating kamay, isang kamay sa ating ulo, isang kamay, hallelujah. Sa parte ng karamdaman, problema at kahirapan, paglupay-pay, panlalamig, hallelujah. Lahat ng mga hallelujah, mga kailangang bisyo, mayroon pa. Dalawang kamay po ating itaas, isipin po natin ang kamay nating brother, pastor, ang siya po naglilihan sa baptis atin. Ating pungunawain, hallelujah. Hallelujah, kailangan po natin sundin ang kalooban ng ating dakilan Diyos. Mayroong qualifications ang ating pinakamalapin na upang tayo po'y maging karapat-dapat sa harapan ng ating dakilan Diyos. Ay pagkakataong ito, anumang kainaang mayroon pa tayo, anumang hallelujah, naghadlang upang tayo makasunod sa kalooban ng ating dakilan Diyos. Ito po ang pagkakataon, hallelujah, upang ating gamitin, hallelujah, ang karapatan, ating karapatan na tunay na anak ng ating dakilan Diyos, kapangyarihan na nagmula sa ating dakilan Diyos. Mahalapay na honor ito po kami, dakilan Diyos, sa iyong mga panginangan sa iyo. Ayong mga anak, mahalapin ang bautis amin ay maroon po mga pangangailangan. Alang-alang po sa paunang panalangin ay mahala Pastor Rudy sa Dalmida. Mahalapay na honor, sama-sama po namin pinapaabot sa iyo. Hallelujah. Palayain niyo ang bautis amin sa lahat-lahat ng makinang mayroon pa yung mga anak, dakilan Diyos. Bigyan niyo po ay natunay na pag-ibig sa iyo. To love thee, O God, with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our strength. At malinid po ang aming kapwa at tulad ng mahal sarili. At sa mga kapareng pangalan niyo po, mahal Panginoon, in the mighty name of Jesus, with all authority, sa unang dalangin na aming mahalagalang Pastor Dita Dalmida, sa mga kapareng pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, panlupaypay, panlalamig, katamaran sa pag-atin. Alidimos, cast out in Jesus' name. Unbelief, cast out in Jesus' name. Dimos of carnality, free life, win glory. Lahat ng makahirapan, cast out in Jesus' name. Lahat ng uri ang karamdaman, mga diseases, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed, complete healing in Jesus' name. Hallelujah, victory sa mga parang pangalan ni Jesus. All demons cast out, all vices begun. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilan Diyos at atin na po inaangkin. We claim victory, hallelujah. Katugunan na iyo, panalangin. Makasama ka pa rin ang pangalan ng ating pinamahalap sa Kristo. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahalap ay noon sa pamamagitan nating pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. Ay kasama ng lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, dakilan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.